Ang ating mga OFWs o Overseas Filipino Workers ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating ekonomiya. Sila ay nakakapagdala ng mahigit na 10% sa ating pambansang kita sa pamamagitan ng kanilang remittances. Milyon-milyon na pamilya ang itinataguyod ng ating mga OFW. Buong buhay na pagsasakripisyo na nagre-resulta sa mga magkakahiwalay na pamilya para makapag-aral at masustentahan ang buong pamilya at ang mga anak. Ngayong pandemya, mahigit 900,000 na OFW ang umuwi at marami pang iba na kahit nawala ng trabaho ay pilit na nananatili sa ibayong bansa para patuloy ang makipagsapalaran. Anong-ano ang mga pwede pang nating gawin para sa ating mga mahal na OFWs? Paano pa natin sila maprotektahan? Anong suporta mula sa gobyerno ang pwede nating pag-igihan? Darating kaya ang araw na wala nang kailangan mag-ibang bansa para maghanap buhay? Usapang OFW muna tayo. Special na araw dahil ngayon ang aming OFW meeting the month. Ito ay dahil mauunang bumoto ang ating mga OFW kaysa sa atin dito sa Pilipinas. Hindi na kami nagkakaikot ng ibang bansa dahil ng pandemya. Kaya naisip namin na siguro maganda naman na as a gesture of our love and appreciation sa ating mga OFW para sa lahat ng kanilang sakripisyo at nagagawa na ang unit team ay magtitipon-tipon dito ng personal imbis na mag-zoom lang kami sa kanyang-kanyang na mga bahay. Dahil ramdam ng unity ang inyong mga suliranin, pangangailangan at damdamin, makakaasa ang lahat ng OFWs na kaagapay ninyo kami sa pagsulong ng inyong karapatan at tagumpay. Marami pong mga issue ang ating mga OFW na kailangan matugunan sa lalong madaling panahon. Ang Department of Migrant Workers ay naisabatas na at kailangan na lang isagawa. Dapat maging operational ang departamentong ito ng January na 2023. Hindi na epektibo yung mga hiwa-hiwalay ang mga ahensya na nag-aasikaso sa atin, mga OFW, may DFA, may POEA, may DOLE at iba pa. Kailangan na talagang ilagay ito sa ilalim ng isang departamento para mas madali ang koordinasyon at specific talaga sa pangangailangan ng OFW ang pagtugon ng departamentong ito. Kailangan din natin isipin hindi lamang ang ating mga OFW kundi ang kanilang pamilya mula sa kanilang mga health insurance at maging mga OFW hospital. Dito sa mga hospital na ito, subsidized ang paggamot sa mga pamilya ng mga OFW. Yung mga medical requirements nila bago umalis ay pwede rin gawin dyan. Kahit bawat rehiyon ay maaring lagyan ng tag-isang OFW hospital. Edukasyon ang pangungunahing gastos para sa mahigit na 50% ng ating mga OFW. Kaya't kasama din sa ating plano ay ang mga scholarship para sa dependents ng mga ating OFW. Kapag ito ay naisulong, malaking ginhawa ito para sa kanilang pamilya. Kailangan palawigin pa ang ating mga retraining at reskilling centers. Marami tayong mga OFW na umuwi at naghahanap ng panibagong trabaho upang ma-integrate sila ulit sa ating lipunan at mabigyan ng bagong kakayahan o skill na pwedeng pagkakakitaan. Halimbawa, baking o basic computer courses, welding, o kung ano man bago na matutunan, kailangan bagong kaalaman. Mayroong tayong ganyan sa TESDA, pero iba pa rin kapag ito ay serbisyo na nasa ilalim ng Department of Migrant Workers. Ang retirement ng ating OFW ay kailangan rin planuhin ng mabuti. Retirement funds at mga karagdagang programa para sa pagtuturo ng financial management ay dapat maging bahagi ng kanilang training din para naman hindi masayang ang mga taon na pagsakripisyo nila sa iba't ibang bansa. I am optimistic because we are, our biggest asset is the Filipino people, and I am, it's not. I try to be very objective about it, ma'am. I have traveled all over the world. I have not met a better people than Filipinos in every possible. A
Our biggest asset is our people. We are special and we have a great future ahead of us. Ang mga talentong ito, ang mga eksperto, ang mga dalubhasa sa maraming sikat na institusyon sa buong mundo ay mga Pilipino. Ang nanguna sa paglaban sa COVID sa maraming bansa mula Asia, Europa, Amerika, mga Pilipino. Kaya natin magsabi dahil sa magandang trabaho at reputasyon ng ating mga magagawang Pilipino, ng ating mga OFW. Kaya namin sumigaw at magsabi, ako ay Pilipino, taas loob. Kapakanan ng ating OFWs at ang mga pamilya ay ang prioridad ng unity. Ngunit ang pangarap pa rin natin ay wala ng Pilipino ang mangingibang bansa dahil lang sa naitulak sa pangangailangan ng kagipitan. Mahalagang magkaroon na sapat na oportunidad dito sa ating bansa para mabawasan ang mga pamilyang kinakailangan maghiwalay upang magkaroon lang ng pamumuhay. Hindi tayo dapat mapagod sa hangaring ito. Akong duda sa galing ng Pilipino. Tayo ay tinitingala sa buong mundo dahil sa ating abilidad, husay, sipag at kagandahan loob. Ang manggagawang Pilipino ay ang unang pinipili ng maraming bansa para ipagkatiwala ang kanilang negosyo, pamilya at kahit kuminsan ay sarili nilang buhay. Ako ay walang pangamba at buong tapang kong sasabihin sa inyo na walang sawa sa ating pagtutulungan at pagkakaisa kasama ang sambayan ng Pilipino dito man o sa ibang bansa na titiyak ko sama-sama tayo. Babangon muli.